mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan sa panibagong serye ng oil price hike. Sa ika-anim na sunod na buwan, may dagdag presyo na naman sa liquefied petroleum gas o LPG. Habang ang gasolina, big time pa rin ang taas presyo simula bukas. Magpapatrol, Alvin L. Chico. Dalawang tangke ng LPG ang nauubos ni na Marietta dahil sa dami ng ulam na niluluto sa karinderya. Lagpas 900 pesos lang ang kuha nila nung isang araw pero ngayon, nasa 1,000 piso kada tangke na kasama delivery. Sabi niya, didiskartehan na lang nila para hindi malugi. Bibili ng uling. So yung mga dapat ipapalambot sa gas, yung katulad ng baka, gagawin na lang palambot sa uling. Lahat naman po ngayon nagtaas. Kaya ang ano namin, sa takal na lang. Nagbabawas kami ng takal, pero ang presyo, ganun pa rin. Sa abiso ng Petron, simula ngayong hapon, 3 pesos at 10 centavos kada kilo ang dagdag o lagpas 34 pesos sa regular na tangke. Ang auto LPG, 173 kada litro ang taas presyo. Ito na ang ika-anim na sunod-sunod na buwang puro dagdag presyo sa LPG. Kung kailangan natin i-analyze bakit tumaas sa international market price, it boils down to the economic opening of big countries like China, US, Europe. Lahat sila tapos ng lockdown eh. Nasa 800 plus hanggang lagpas 1,000 piso nga ang bentahan ng LPG sa Metro Manila. Kung pinaplano natin ang pagbibiyahe natin para makatipid tayo sa liquid fuels, ganun din sa liquefied petroleum gas na pagsikapan po natin muna magtipid hanggang patuloy ang pagtaas. Sa wakas, mapuputol din ang siyam na sunod-sunod na linggong puro oil price hike sa Pilipinas. May rollback sa diesel at kerosene pero ang bad news, big time pa rin ang dagdag presyo sa gasolina. Kaya dismayado ang taxi driver na si Victor dahil lalong liliit ang may uuwing kita sa pamilya. Sana umano, isali rin sila sa ayuda o fuel subsidy ng gobyerno gaya ng ibibigay sa mga jeepney drivers. Kasama kami sa transport eh. Dapat kasama kami. Anong pakiusap mo sa gobyerno? Maging parehas lang naman. Kung ano yung patakaran sa transport, yun ang bigay nila para sa pagkalahatan. Kasama taxi. Pero ang mga jeepney drivers, hindi rin kontento sa rollback. Pag nagbaba sila, barya lang, ay piso lang, mga sintimos lang. Pero pag nagdagdag sila, mga tres, parang lima. Parang gano'n nga. Ano ba? Ang laki ng dinagdag nila, maliit lang ang ibababa nila. Kailangan pong ibaba pa. Mas maganda po pag bumaba pa. Ang problema, baka ngayon linggo lang ang rollback sa diesel at kerosene. Ang season, yung last quarter naman talaga ng taon, ito yung panahon na maraming pangangailangan sa petroleum products. Mula umpisa ng taon, lagpas 21 pesos na ang net increase sa gasolina, 18 pesos sa diesel at lagpas 15 pesos sa kerosene. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Suportado ng isang grupo ng mga eksperto ang posibleng pagbaba pa ng alert level sa Metro Manila. Samantala, pinag-aaralan na rin ng IATF ang posibilidad na luwagan ng quarantine restrictions ng mga biyahero mula North America ayon kay Presidential Advisor Joey Concepcion. Magpapatrol, Rafael Osan. Mababa na talaga yung risk assessment natin. And based sa metrics na ginagamit namin, based on COVID Act now, ay nasa low risk ang Metro Manila at ang mga, actually, all 17 LGUs based sa aming pag-aaral ay nasa low risk. So, ito ang kalagayan ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay Professor Guido David ng Octa Research, lahat anya ng lugar sa NCR ay mas mababa na sa 1 ang reproduction number o ang posibilidad ng pagkalat ng sakit sa ibang tao. Nasa low risk na rin ang hospital utilization rate. Low risk din ang ICU utilization rate ng karamihan ng LGU maliban sa Muntinlupa, Pateros, Makati at San Juan. Pero that's only because yung mga ibang hospitals ay preferred hospitals sila. So doon talaga nagpupunta yung mga nagpapa-admit. Ang hospital utilization natin sa Metro Manila ay 30%. Ang ICU utilization natin sa Metro Manila ay 39%. These are very low numbers.
Dahil gumaganda ang sitwasyon sa NCR, naniniwala si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na ito na rin ang tamang oras para ibaba ang alert level sa rehiyon. There is no way but we have to drop this to alert level 2 to really allow more business to make money, no? And how will they move towards 2022 if they are financially incapable? And of course, they have obligations to the banks, especially the 13-month pay, which is also a mandatory thing that employers have to do during Christmas. We support yung pag-relax sa alert level 2 para makabawi ang ating mga negosyo, pero we should do so in a safe manner. At para matiyak na magiging ligtas ang pagbubukas ng iba-ibang sektor, isinusulo ni Concepcion na gawing mandatory ang pagbabakuna. This is an area that to me has to be mandated. In certain sectors like schools, I mean, to me, there's no such thing as discriminatory. We are in a pandemic. These are not normal times. And clearly, restricting the movement of the unvaccinated is protecting their own life. Tinitignan na rin ng IATF kung posibleng luluwagan na rin ang quarantine restrictions para sa mga biyahero mula North America. So hopefully by this week, the IATF will be deciding on this matter because a lot of Filipinos abroad want to see their loved ones here. No? The IATF is seriously considering allowing them. No? We suggested, if not as a green country, as a pilot study. Aminado ang OCTA na may ilang lugar sa bansa na may mataas na bilang ng mga kaso ng COVID pero bumababa na. Kung magtutuloy-tuloy ito, inaasahang sa katapusan ng buwan, bababa pa sa 2,000 ang magiging bagong kaso ng COVID kada araw. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao, plano namang mag-adjust ng mall hours ngayong papalapit ang Kapaskuhan. At live mula sa Maynila, nagpapatrol Jack Batalyones. Jack, kamusta naman ang tao ngayon sa mall? Anong adjustment ang tinutukoy ngayon, lalo na malapit ng Pasko? Okay Karen, dito sa ating kinalalagyan sa Ayala Bay Manila, Ayala Manila Bay Mall, no? Medyo marami-rami pa yung tao sa mga oras na ito bagamat marami na ang nag-uwian. Pero nag-ikot din tayo Karen sa iba't ibang mall sa Quezon City, pati nga dito sa Southern Metro Manila. At napansin natin marami yung tao Karen pero hindi kasing dami nung nakita natin nung weekend. Pero considering na nasa alert level 3 tayo Karen, marami pa rin itong taong ito na pumunta sa mga mall. Ngayon doon sa adjustment na tinatanong mo, no, ang gagawing adjustment ay yung katulad din ng ginagawa nila over the past couple of years kung saan late magbubukas yung mall pero late din naman sila magsasara. Hindi maikubli ng face mask ni Mang Bayani ang kanyang saya dahil matapos ang halos 2 taon nakalabas na ulit siya. Kasama ang pamilya pati ang kanilang fur baby. Namasyal sila sa isang mall sa Paranaque at tinangkilik ang food fair. Senior citizen na si Mang Bayani pero fully vaccinated na siya at kanyang pamilya. Parang ibon na nakalaya na. Yung nakulong ka sa bahay na hindi mo malaman, nanghihina ka. Dahil wala ka nakasalamuha kundi yung tahiga-higa, panood ng TV. Kasama naman ni Ramil ang kanyang anak na namasyal din sa food fair. Sabi niya, doble ingat na lang kapag sila ay nasa pasyalan. May kaba pa rin pero nakakaawa yung bata kasi pagka parang almost 2 years nasa bahay lang. So kahit pa paano kung napagbibigyan, hindi na grab na lang. Sa open area na bahagi ng mall, kanya-kanyang pwesto ang mga tao para kumain dahil bawal pa rin ang mga bata sa dine-in. May nag-iikot naman ng mga security personnel at COVID marshals para paalalahanan ang mga namamasyal na sundin ang health and safety protocols. Isang ektarya ang laki ng open area at base sa Alert Level 3 guidelines, pwede silang magpapasok ng hindi lalagpas sa 5,000 ng sabay-sabay. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Benhur Abalos na kinausap na niya ang mga mall operators tungkol sa pagbabawal ng mga sales sa panahon ng Kapaskuhan. Pero kasama din sa pinag-usapan ang pagpapalawig sa mall hours. Kung maaari, imbis na from 10 to 8, gawin nila from 11 to 11 or even 12 at that. No? At wala na sana sale during the ordinary weekdays ng Monday to Friday, kung hindi pong Sabado at Linggo na lang, if it's possible during the holiday, bakit? Para wag tayo magkasabay-sabay. Pero bago i-adjust ang mall hours,
Dapat daw ayusin muna ang curfew na alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Hati naman ang opinyon ng ilang mallgoers sa adjustment ng oras. Patamtaman lang, ano, hindi dapat pahabain gaano dahil na, sa pag-iingat din po natin eh. For me po, okay lang na pahabain or hindi, okay lang din po. Kasi being pregnant po at saka may anak na toddler, di naman po kayo mag-stay ng matagal sa mall. Samantala, marami ang pumunta rin kanina sa Quezon Memorial Circle pero nadismaya nang makitang sarado ito at bukas pa ulit bubuksan. Sa Marikina, may ilang pamilya din ang nagpiknik sa riverbanks. Okay Karen, no, yung logic behind dun sa sinasabing mall adjustment, kasi nga yung pagbubukas ng mall, pag in-adjust ay hindi sasabay sa rush hour ng mga papasok ng trabaho. At yung pagsasarado naman ng mall, gagawing late din, is para din hindi suwabay dun naman sa nag-uuwian na galing sa trabaho. So iiwas talaga sa rush hour yung pagbubukas at pagsasara ng mall. Kasi Karen, base sa datos ng MMDA, medyo malapit na sa pre-pandemic levels yung volume ng mga sakyan. Base sa datos sa MMDA, no, let's go by the numbers. Pre-pandemic, nasa 405,000 ang volume ng sasakyan na kanilang nare-record. At yung huli nga nilang datos na nakuha ay nasa 398,000 na. So 7,000 na lang aabuti na yung pre-pandemic levels. Karen. Actually, Jack, ang dami nga naglabasa na nitong weekend nakita ko. So isang paglilinaw lang, ano na talaga ang mall hours ngayon? Well, sa ngayon, Karen, no, 10 to 8, yan yung mall hours na sinusunod. Pero napapansin ko, Karen, depende yan eh. Dun sa dalawang major mall operators, meron 10 to 9, meron 10 to 8. Pero majority is 10 to 8 ngayon. I-adjust nga nila, Karen, yung sa proposal na ano pa for approval is 11 a.m. magbubukas, pero 11 p.m. magsasara or 12 midnight. So talagang iiwas nila yung pagbubukas sa sakto papasok yung mga tao at iiwas din nila yung pagsasarado ng mall doon naman sa pauwi na galing trabaho. So yun yung pinag-uusapan ngayon. Ang kailangan lang talaga i-adjust Karen nga kasi nga yung curfew. Kasi ang curfew hanggang 12 midnight magsisimula hanggang 4 a.m. So kailangan medyo i-adjust din yun kasi kung ang mall ay 12 o'clock ng hating gabi magsasarado, eh paano pa nga naman uuwi? Aabutan sila ng curfew. Karen. Maraming salamat, Jack Bataliones. Nag-akyatan rin ang mga turista sa Baguio City matapos buksan ng pamahalaang lungsod ang mga tourist spots doon. Nagpapatrol Dobie de Guzman. Maganda ang bungad ng Todos Los Santos kay Aling Rose. Sa wakas, pwede nang magsakay ng mga turista sa kanya mga pinapaupahang bangka sa Burnham Park. Nagkaroon kami na maraming tao na customers na sumakay sa mga boats. So, laking tuwa rin namin at least nagbumabalik na yung normal. Magdadalawang taon nang pinadapa ng pandemya ang turismo at negosyo sa Baguio. Tumindi pa ang pagkalugi dahil sa bagyong Maring. Lumubog lahat ng mga bangka namin. So ngayon, nag-i-start na naman kami nagre-repair. Hindi kami makapagawa kasi wala kaming pambili ng mga materyales kasi nga walang kita na dumating sa amin. Nag-try din ako ng plantita. Meron din nabili sa akin ng mga plants. Nakangingiti na rin ang mga nagbebenta ng pagkain sa Burnham Park. Medyo maganda-ganda ngayon, sir. Dalawang libo ang limit ng turista kada araw. Bago sila papasukin, kailangang duman sa central triage. Mahaba na ang pila doon. Halos isang oras na naghintay ang pamilya ni Aling Maria. Bakunado na sila, pero kailangan pa rin silang masuri kung may mga sintomas ng COVID-19. Dagdagan nila yung counters para noon mapabilis kasi magugutom na kami, hindi pa kami nakakaalis. Punuan na rin sa mga terminal ng bus. Nag-inspeksyon ang PIDEA at Baguio City Police Office. Ito rin po ay para sa benepisyo ng mga nagta-travel lalo ngayong holiday at open na po yung Baguio for Tourists kaya namin ito ginagawa. Inaasahan ng City Tourism Office na patuloy na dadagsa ang mga bisita at turista sa lungsod lalo na ngayong long weekend. Kailangan lang na sumunod pa rin sa mga health at safety protocol. Dobie de Guzman, ABS-CBN News.
Baguio City. Ngayong ikalawang onda sa panahon ng pandemya, kanya-kanyang paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay ang naisip ng ilang parokya. Umaasa rin ang mga lider ng simbahan na papayagan na ng gobyerno na makapasok ang mas maraming tao sa mga simbahan sa mga susunod na araw. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Dahil sarado ang mga sementeryo ngayong undas, sa simbahan nagtungo ang ilang Pilipino para ipagdasal ang mga namayapa nilang kaanak. Sa Parish of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, 1,000 kandila ang sinindihan para alalahanin at ipagdasal ang mga yumaong mahal sa buhay. Dahil nga yung iba ay nananatili pa rin sa kanilang mga tahanan, binuksan po natin yung mga online channels natin. So pwede silang mag-request sa ating Viber at ipagtitirik po natin sila ng kandila. No? At nakasulat na rin po doon ang pangalan ng kanilang mga mahal na yumao. Ganon din yung mga roses. No? Bawat isang rose, isang pangalan po ng kanilang yumao. Sa mga simbahan, limitado lang din ang pwedeng pumasok sa ilalim ng Alert Level 3. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na umaasa silang papayagan na ng IATF ang 50% na kapasidad ng mga simbahan sa mga religious gatherings. Nagkakaroon na rin ng kumpiyansa yung mga tao. Kaya unti-unti bumabalik din sila ng simbahan. At ang maganda nito ay yung mga deboto din naman ay talagang nagpupumilit na makapagsimba. So yung kanilang kumbaga request na sana magdagdag na ulit ng misa, sana taasan na naman yung inaalaw sa loob ng simbahan. So naririnig namin yung ganitong mga request. Handa naman ang mga malalaking simbahan sa Metro Manila gaya ng Quiapo Church sa pagdami ulit ng mga mananampalataya na magsisimba, lalo't papagating na ang Kapaskuhan. Ready rin po ang simbahan at sa pagdagsa o sa pagbabalik ng mga tao po, lalo na dito sa Quiapo. Talagang pinagtutulong-tulungan naman po ito, no? At hindi ito basta ipinagwawalang bahala ng simbahan, ng kapulisan. Para din sa ilang Katoliko, dapat nang payagan ang mas maraming tao sa loob ng simbahan. Tulad na lang ng mag-asawang sina Rodolfo at Clotilde na nagsimbang nakakwintas pa ang vaccination card. Kung maaari lang, mas maganda yung open na talaga, yung maging normal na, para ang dami kasing gustong pumasok na hindi naman pwede silang makapasok dahil sa ang dami pang mga ano, tulad ng no vaccine, hindi makapasok. Opo naman. Bakit po, sir? Kasi ano eh, baga sa ano, parang yung iba, naliligaw na sa ano, yung ibang tao. Hinahanap-hanap na rin, katulad sa amin, hinahanap na rin namin yung ano. Yung simbahan. Oo. Ayon din sa mga leader ng simbahan, kayang mapanatili ang minimum health protocols kahit na 50% na ang capacity ng simbahan. Tulad ng mahigpit na pagpapatupad ng pagsusuot ng face mask at face shield at pagpapakita ng vaccination card. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Nakapagtala po ang DOH ng 3,170 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito na ang pinakamababang bilang ng mga kasong naitala sa kada araw simula noong May 23. Dahil dito umabot na ang kabuang bilang ng kaso sa bansa sa higit 2,790,000 at 8 laboratorio po ang hindi naman nakapagsumite ng datos. Sa bilang na ito, higit 43,000 ang active cases, may 104 naman ang naitalang namatay para sa higit 43,000 na kabuang bilang. Higit 5,000 naman ang naka-recover para sa higit 2,703,000 total recoveries. Gretch, may pasabog daw sina McCoy de Leon at Elise Hoson? Tama ka dyan, Ate B. Surpresa ang inanunsyo ni McCoy at Elise kagabi na may anak na sila. Bumuhos ang pagbati ng opisyal nila ipakilala si Baby Feliz. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Elise at McCoy. Hi, Kuya! Kuya. Trending topic ang pagbabalik ng dating Pinoy Big Brother housemates na sina McCoy de Leon at Elise Hoson sa bahay ni Kuya kagabi. Actually, Kuya, may gusto kaming tanong sa inyo.
Pero imbes na sila ang gulati ni Kuya, sila ang may baong sorpresa. Kuya, pwede po ba namin kayong gawin ninong sa anak namin? Ninong? Anak? Kuya, kami po ni Makoy, meron po kaming isang napakaganda at napakabait na baby girl. Feliz Mackenzie ang pangalan ng anak ni Makoy at Elise. Hindi na binanggit kung kailan siya isinila. Ang mahalaga ay ang kasiyahan ng sandali ng kanilang revelasyon. Niregaluhan pa ni Kuya si Feliz ng damit na Pinoy Big Daughter. Gayun din si Makoy at Elise na Pinoy Big Father at Pinoy Big Mother. Nagpapasalamat kami na makabalik ulit dito and i-share po sa inyo ang aming ang magandang balita po namin. And naisip po namin na dito kami nagsimula sa bahay po ninyo and malaki po ang utang na loob, po namin. Makoy! Elise! Taong 2016 nang mabuo ang tambalan ni Makoy at Elise edisyon na Pinoy Big Brother Lucky 7. Marso 2018 inamin ni Elise na may pinagdaraanan sila ni Makoy. At noong 2019, pansamantala muna silang naghiwalay. Agosto 2020 naman nang naiulat ang pagbabalikan ng dalawa sa pag-post ni Makoy ng retrato habang sila'y nasa isang yate. Marso naman ngayong taon nang umugong ang espekulasyon ng pagbubuntis ni Elise nang magbakasyon siya abroad. Sa muling pagpasok nila sa bahay ni Kuya, iginit ni Big Brother na isang karangalan na maging bahagi muli ng kanilang buhay. Gusto kong malaman ninyo na lubos kong tinatanggap ito. Isang karangalan ang maging ninong ng anak ninyo. Pero higit sa lahat, congratulations Makoy at Elise. Habang buhay pa namin na dadalhin po yun, ang alam namin na hindi expected, pero itong programa na to yung nagtadhana sa amin patungo dito. May family na kami. Salamat po. Bumuhos ang pagbati ng kanilang mga kaibigan at katrabaho. Ayon kay Elise, si Baby Feliz ang nagbibigay linaw at direksyon sa kanyang buhay. Kaya't sisikapin niyang maging best mommy para sa anak. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Mula ngayong araw, libre na ang RT-PCR test para sa mga kwalipikadong lokal na turista. Ipinatupad ito ng Department of Tourism sa gitna ng pagluluwag ng domestic travel sa iba't ibang panig ng bansa na ikinatuwa naman ng Tourism Congress of the Philippines. Nagpapatrol, Jeff Canoy. Mahilig bumisita sa iba't ibang lugar si Jodel Malaluan. Pero nahinto ito dahil sa COVID-19 at samut-saring lockdown sa bansa. Hindi rin naging madali ang biyahe sa pandemic. Bukod sa pag-iingat, dagdag gasto sa mga requirement tulad ng RT-PCR test. Nakakalungkot. It's like prior pandemic, I had flights. Several flights were canceled. And nakakalungkot kasi I had plans before. So lahat yun. Sayang sa effort, sayang sa pera, sayang sa time. I check some clinics, sometimes it's 3,500. Some expensive clinics, especially here dito sa Clark, I saw some advertisements around 4,800. Mga ganun yung prices before. Pero simula ngayong araw, may libreng RT-PCR test na ang Department of Tourism para sa mga kwalipikadong lokal na turista. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, subsidized lang dati ang bahagi ng swab test at naibaba ito sa 750 pesos mula sa mahigit 3,000 piso. Pero marami pa ang namamahalan kaya sasagutin ng ahensya ang bayad. Sa mga interesado sa libreng RT-PCR test, pwede mag-apply online sa Tourism Promotions Board at isasagawa ang test sa Philippine Children's Medical Center.
Plano ng DOT na paramihin pa ang ospital kung saan pwedeng magpa-test. Mag-a-apply sila sa isang online sa TPB. Kailangan nilang pakita lang na first they are in a DOT accredited hotel at may return ticket kasi we can only pay for tourists. Ilang beses ka pwede mag-avail nitong libre swab testing? As many as you want. As many as you want. By the way pala, no age restrictions. May mga lugar na rin sa bansa na hindi na required ang RT-PCR test para sa mga babiyahe, gaya sa Baguio, Negros Occidental at Iloilo City. Ang top tourist destination na Boracay, inaasahang tatanggalin na rin ang RT-PCR requirement oras na maging fully vaccinated ang lahat ng tourism workers at residente sa isla. Sa ngayon, 88.26% o halos siyam sa bawat 10 residente at tourism workers sa isla na ang nakaka-first dose ng bakuna sa COVID. At nasa 64.95% o nasa 6 sa bawat 10 residente at tourism worker na ang fully vaccinated. Para sa Tourism Congress of the Philippines, malaking bagay ang pagluwag ng biyahe sa Pilipinas, lalo para sa mga kabuhayang umaasang makabawi. Sana anila, magtuloy-tuloy na ito. Ang hirap kasi nabigyan mo na ng pag-asa yung mga manggagawa, yung mga employees na ito na magbubukas na tayo tapos biglang magsasara na naman. Sa amin ding mga may-ari na umaasa rin, nakaka-demoralize. Masakit. Naubusan na rin kami ng resources. Dagdag ng TCP, mahalagang maging tapat ang mga biyahero sa mga ipapakitang mga vaccination cards. Parang awa nyo na, hindi lang para sa inyo, pero para dun sa mga pupuntahan yung lugar. Huwag naman kayong mameke ng mga dokumento na kailangan. Kung gusto nating matapos na ito, gusto nating mabuksan ng turismo, gusto na nating ulit umunlad ang ekonomiya, kailangan sumunod tayo. Ayon sa TCP, mataas din ang bilang ng mga tourism workers na nagpapabakuna sa ngayon sa pag-asang ito ang magsisilbing proteksyon nila habang binabangon ang kanilang nalugmok na industriya. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Maghirap nang maabot ang target na populasyon na makumpleto ang bakuna sa COVID-19 ngayong taon. Itong inamin ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Sa kabila nito, umaasa ang gobyernong bibilis ang pagbabakuna sa bansa kapag pwede nang bakunahan lahat ng edad 12 pataas simula sa Miyerkules. Nagpapatrol Bibin Gulia. 2 buwan bago matapos ang 2021, nasa 27.3 million pa lang ang may kumpletong bakuna laban sa COVID-19 mula sa target na 77 milyong Pilipino o 70% ng populasyon, habang nasa 31.9 million ang may unang dose. For now, realistically, we can have more or less 50 to 60%. Napayapalala lang namin ng LGU that this is already their role and we wanted to encourage them to more creative and efficient in their rollout and distribution of the vaccine. Bahagyang bumilis naman ang COVID vaccination sa bansa nitong nagdaang linggo, na muling pumalo sa average na higit kalahating milyong doses kada araw. Pero malayo pa ito sa target na makapagbakuna ng 1 milyon hanggang 1.5 milyong doses kada araw. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan pinakakaunti ang nabakunahang populasyon, malaking hamon ang vaccine hesitancy at pagbabakuna sa malalayong lugar tulad ng island communities. Tinatap na rin ho natin yung mga mosque, ito yung religious sites, para ho magbigay ng advokasya yung mga religious leaders natin para encourage yung mga tao na magpabakuna. Doon naman po sa mga isla ay bumili na rin ho ang regional government ng mga dagdag na sea ambulance. Umaasa si Galvez na kapag nagbukas na ang COVID vaccination sa lahat ng batang edad 12 pataas, bibilis pa ang pagbabakuna sa bansa. Sa Navota City, binuksan na rin ang COVID vaccination slots para bukas, maging sa mga batang 12 hanggang 17 years old na walang comorbidities. Mas maaga ito sa itinakdang November 3 schedule ng National Vaccination Operations Center para sa pagsisimula ng rollout ng COVID vaccines sa general pediatric population. Yung 300 slots namin, parang ang nagamit lang yata ng with comorbidity is 60. So nag-decide kami, instead na masayang yung November 2 kasi kaya natin ng 300 tapos 60 lang ang pupunta,
yesterday afternoon at 3 p.m., pinabuksan na natin for the general population of the 12 to 17. Mga nagrehistro online din muna ang uunahing bakunahan sa Mandaluyong City, kung saan palalawigin sa tatlong sites ang magbabakuna ng mga bata simula Miyerkules. Ito ay sa SM Mega Mall, Forum Robinsons at Jose Rizal University, na ayon kay Mayor Menchie Abalos ay kayang magbakuna ng tig 1,500 kada araw. Sa tinatayang 22,000 hanggang 30,000 na mga batang 12 hanggang 17 years old sa Mandaluyong, nasa 10,000 pa lang ang nagparehistro ayon kay Abalos. Yung may mga may comorbidity namin, baka maiwan sila sa Mega Mall, at least lang ready doon sa Mega Mall kapag ka merong adverse effect. Sa regular, yung mga walang sakit naman, dito na lang sa Forum NJIU. Sa Maynila, 6 na LGU hospitals ang target buksan para sa pagbabakuna ng general pediatric population simula November 3. 500 bata ang target bakunahan kada vaccination site. Sa Quezon City, nasa 16 na sites naman ang balak gamitin para sa pagbabakuna ng mga kabataan. Maaaring mag-book ng schedule ang mga magulang sa QC Vax Easy website ng LGU. Inaasahan ng gobyerno na magsusumite rin ang Pfizer ng application sa Philippine FDA para magamit ang COVID vaccine ito pati sa mga edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ito'y matapos bigyan ng US FDA ng Emergency Use Authorization para sa naturang age group. If the, Pfizer will apply for it, more or less baka natin mga December, they will gonna approve it. Kagabi dumating sa bansa ang higit 2 milyong doses pa ng Pfizer COVID vaccine na donasyon ng Estados Unidos. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Dahil na rin sa mga limitasyon dulot ng pandemya, kanya-kanyang diskarte mga lokal na pamahalaan sa mga probinsya sa paggunita ng undas. Nagpapatrol, Dennis Dato. Sa pagtama ng pandemya, marami ang nagbago sa mga tradisyon sa sementeryo tuwing undas. Sa Baco Public Cemetery sa Oriental Mindoro, nagliwanag ang buong sementeryo ng sindihan ng mahigit 2,000 kandila na mga empleyado ng munisipyo, mga pulis at bumbero noong bisperas ng undas dahil bawal pa ang mga dalaw. Kaya kahit hindi nakapunta sina Nanay Minda at Tatay Bonifacio sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, naniniwala silang masaya na ang mga ito dahil may nakaalala pa rin sa kanila. Kahit ang mga tao ay hindi nakakadalaw ay nabibigyan ng liwanag ang bawat mga taong yumauna. Para mapasaya din ang mga kaluluwa, lalo-lalo na ng aking kapatid, ng aking mga magulang, at lalong higit ay yung mga matagal nang hindi nadadalaw. Ikalawang taon nang ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Baku ang pagtitirik ng kandila simula na ipagbawal ang pagdalaw sa sementeryo sa undas dahil sa pandemya. Bago ang pagtitirik ng kandila, tulong-tulong din ang mga pulis at mga bumbero sa paglilinis ng sementeryo at pagpipintura ng mga nicho. Ito po ay gagawin po namin hanggat meron pong pandemya, hanggat hindi pa po tayo pwede pong pumunta sa mga sementeryo po dito sa ating bayan. Sa Santiago City, Isabela, sarado rin ang mga sementeryo pero inalala pa rin ng lokal na pamahalaan ang mga yumao. Madaling araw pa lang, sinimulan na ng mga empleyado ng General Services Office at mga pulis ang pagtitirik ng kandila sa mga puntod sa pampubliko at pribadong sementeryo. Sa Alamino City, Pangasinan, online blessing naman sa mga puntod ang isinagawa. Pinanood ng mga residente sa Facebook Live ang pagbabasbas sa mga puntod sa public cemetery. Ilan lamang ito sa hakbang ng LGU sa paggunita sa undas sa gitna ng pandemya. Kung sarado naman ang mga sementeryo, bukas naman ang nag-iisang pet cemetery na matatagpuan sa isang farm sa Daraga, Albay na binuksan ngayong taon. Naisipan namin maglagay ng pet cemetery para mabigyan ng magandang lugar yung mga alaga natin pag namamatay, gaya ng aso, pusa at iba pa. Bigyan siya ng magandang place or paraiso upang kapag November 1 or araw kung kailan siya namatay ay pwede namin siya mabisita. Hanggang 30 ang kayang ilibing sa pet cemetery. Dennis Dato, ABS-CBN News. Nagtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang dalagita sa Estancia, Iloilo matapos magliyab ang kanyang costume para sa sinalihang kompetisyon.
Sa imbestigasyon ng Estansya BFP, inihahanda ng 17 taong gulang na dalagita ang kanyang costume na gawa sa indigenous materials gaya ng bulaklak at tubo. Sinindihan umano ng kanyang kasama ang glue stick gamit ang lighter para idikit ang iba pang materyales sa costume. Pero nagliyab ito at kumalat ang apoy sa buong katawan ng dalagita. Ligtas naman siya at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Para po sa ating ulat panahon, makakaasa ng maaliwalas na panahon ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon bukas. Habang dito naman sa Metro Manila, pati na rin sa Batangas, Mindoro at Bicol Region, may tsansa ng isolated thunderstorms. Sakaling umulan, hindi naman ito inaasahang lalakas o tatagal. Sa Visayas at Mindanao naman, magdudulot ng ulan sa ilang lugar ang shear line kung saan nagsasalubong ang amihan at ang easterlies. Asahan po ang paminsan-minsang katamtaman hanggang sa malakas na ulan bukas sa Eastern at Central Visayas at sa Caraga at Northern Mindanao. Nilagdaan na ng Commission on Elections at F2 Logistics ang kontrata para sa paghahatid ng mga vote counting machines, balota at iba pang supply sa darating na halalan. Ito ay sa kabila ng mga batikos dahil sa pag-uugnay sa kumpanya sa isa sa mga donor sa kampanya ni Pangulong Duterte noong 2016. Nagpapatrol, Ina Reformina. Iniuugnay sa negosyanteng taga Davao City na si Dennis Uy, chairman at CEO ng Udena Group, ang F2 Logistics Philippines Incorporated, ang nanalo sa bidding ng COMELEC para sa paghahatid ng mga kagamitan at supply para sa halalan 2022. May mga pumalag at kumwestiyon sa pagkakahirang sa F2 Logistics bilang winning bidder ng proyekto. Isa kasi si Dennis Uy sa nag-donate sa kampanya ni Pangulong Duterte noong 2016. Batay sa Statement of Contributions and Expenditures na isinumite ni Duterte sa COMELEC, 30 million pesos ang donasyon ni Uy. The chairman of F2 Logistics is Mr. Efren Uy, the brother of Mr. Dennis Uy. I had raised this question with the COMELEC before. Wala bang conflict of interest sa ganito? Ang laki na ng mga agam-agam. Isipin natin na Davao-based yung pinanggagalingan ng in-award na contract yan sa delivery and warehousing na yan. At inariyan pa rin yan hanggang sa Mayo 9, talagang magkakaroon ng pagdududa yung mga tao at huwag sanang umabot ito sa disenfranchisement to the point na baka hindi na sila boboto kasi nga na-compromise na yung clean and honest elections na gusto sana natin mangyari. Sa kabila ng mga kumontra, nilagdaan na noong October 29, 2021 ang kontrata na nagkakahalagang 535.99 million pesos sa pagitan ng COMELEC at F2 Logistics. Hinati ang delivery sa apat na coverage areas batay sa clustering ng mga rehiyon. Kasama sa ihatid ng F2 Logistics, iba-ibang parte ng bansa bago maghalalan ang higit 97,000 vote counting machines at mga baterya nito, mga balota at ballot box, mga computer at makina para sa canvas of votes, iba-ibang form para sa halalan at computerized voters list. Pansamantala ring ilalagak sa warehouse ng F2 Logistics ang mga ito kung kakailanganin dahil kasama sa kontrata ang warehousing services. Nauna nang ipinaliwanag ni COMELEC Chairman Sheriff Abbas, hindi umano magkadugo sina Dennis Uy ng Udena at Efren Uy ng F2 Logistics, bagamat magkasosyo sa negosyo. Yung Mr. Efren Uy, Your Honor, is not, I think, the brother of Mr. Dennis Uy. Itong si Dennis Uy, Your Honor, ang mga relatives nito, yung mga governor ng Davao de Oro, Tagum area, mga Davao Mindanao group to, kun yung relatives niya. Itong si Efren Uy, Your Honor, kung hindi ako nagkakamali, Visayas-based, Cebu-based to, and NCR. Although magkasosyo sila. Giit ng COMELEC, hindi batayan ang pagdiskwalipika sa mga government project ang pagdodonate sa kampanya ng mga politiko. Ang bawal o yung may conflict of interest ay kung kamag-anak o malapit na kakilala ng taga-COMELEC o ng Special Bids and Awards Committee nito o yung may access sa mga impormasyon kaugnay sa bidding ng ibang kumpanya.
Pero ayon sa kontradaya, hindi usaping legalang punto ng kontrobersya at nakasalalayan nila ang integridad ng halalan. Nananawagan ng grupo na kanselahin ng COMELEC at F2 Logistics ang kontrata. Sana naman maging malawak din yung panawagan para sa kanselasyon o rescission ng ganong klaseng kontrata. Kasi definitely, it's not about legality anymore. It's about propriety, it's about delicadeza, it's about ethics. It's about, yun na nga, shame, a sense of shame on the part of people who were privy to the contract between COMELEC and F2. Aminado naman ng COMELEC na may track record ng F2 Logistics at hindi baguhan sa pagsali sa proyekto kaugnay ng halalan. Nasungkit din ito ang apat na hiwalay na kontrata para sa deployment ng mga kagamitan sa 2018 barangay at SK elections at dalawa sa apat na deployment contracts para naman sa halalan 2019. Sinubukan namang hinga ng panig ng ABS-CBN ng COMELEC at F2 Logistics sa mga bagong panawagan na kanselahin ang kontrata, pero wala pa sa kanilang sumasagot. Ina Reformina, ABS-CBN News. Lumutang ang may-ari ng isang construction company sa NBI at sinabing na-estapa raw siya ng isang subcontractor sa bangon marami construction projects. Pero tinanggi ng subcontractor ang parata. Exclusive, nagpapatrol Nico Bawa. Noong isang linggo, luha ang nagsumbong sa NBI ang subcontractor na si Lorna Alokotan. Anim na buwan daw niyang tinapos ang construction project sa ilalim ng Task Force Bangon Marawi. Pero hindi raw siya nabayaran ng kapwa subcontractor na si Ulysses Basa. 37 million daw ang nawala sa kanya, kasama ang luxury car at perang binigay bilang suhol para sa mga kontrata. Pinatawag naman ng NBI ang may-ari ng construction company na ginamit umano ni Ulysses. Ayon sa may-ari na si Ramon Basa, pati siya ay naloko. Bagamat dinala raw siya sa Marawi, sinabi ni Ramon na hindi raw siya sinabihan na may nakuha ng kontrata. Hindi rin daw siya binalikan matapos siyang hingan ng 58,000 na panimulang pondo. Siyempre po, nagalit ako pati yung pamilya ko. Bakit ganun? Oh, nagtiwala ka sa tao, makatulukuhin ka, napakasakit naman nun. Eh, lalo ako, may sakit ako sa puso. Hindi ako mapagkatulog, sir. Nagpaliwanag naman ang abogado ni Ulysses. Itinanggi niya na tinakbuhan ng suspect ang mga subcontractor at ang paghihingi ng suhol. Kusa lang daw na niregaluhan siya ng luxury car. It was voluntarily given to him by private complainant. Tinanggi din ni Ulysses na 37 million ang halaga ng mga construction project at nasa 3 million lang daw ito. Pinasusumite naman ng NBI ang records ng mga kumpanya. Dokumento lang ang magpapatunay nito eh. Malamang hindi masasubstantiate yun. So doon lang kung ano lang yung may financial statement, yung may project cost, doon lang tayo makakapagpatunay na pwede silang naloko ng ganung halaga. Panibagong kaso ng estafa ang inireklamo laban kay Ulysses habang patuloy ang investigasyon sa mga construction project. Nico Bawa, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, hindi na-extend pa ang water interruption sa mga lugar na apektado ng pipe realignment activity ng Maynilad. Ayon sa Maynilad, nakumpleto na ang proyekto kaya maibabalik na ang serbisyo ng tubig ngayong araw. Inabisuhan ng water concessionaires ang mga customer na padaluyin muna ang tubig hanggang luminaw ito. Sinabi naman ni Ronald Padua, Water Operations Supply Head ng Maynilad, o obserbahan pa rin kung may sira o tagas ang mga ikinabit na tubo. Sakali namang kakailanganin itong ayusin, titignan pa kung magkakaroon ng panibagong water service interruption. Maraming taga-probinsya na nakipagsapalaran sa Maynila ang inabutan po ng community quarantine sa San Jose del Monte, Bulacan at nawalan pa ng trabaho. Naghatid sa kanila ng tulong ang ABS-CBN Foundation. Dahil sa kawalan ng trabaho dulot ng community quarantine, pagtitinda ng saging ang pinagkakakitaan ngayon ni Tate Bartolome sa lugar na kung tawagin ay Barrio Bisaya sa Barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan.
Dati po kasi ilan lang tao dito, halos puro Bisaya po yung tao rito. Tapos hanggang sa dumami na dumami yung mga bahay, yung mga tao, puro Bisaya na rin talaga yung ano. Kaya po tinawag na Barrio Bisaya. Marami sa mga taga-Barrio Bisaya ay construction worker na nang mawala ng trabaho ay nagsisikap ngayong magsaka para may pangtustos sa pamilya. Eh, mga Bisaya kasi yung mahilig sa pag-uma, kung walang trabaho sa construction, gutom abutin mo. Kaya nagsisikap kami nga may magpagpagpananim. Pero dahil pa rin sa travel restrictions ngayon, pahirapan din ang pagbenta ng kanilang produkto. Mga tanim namin, nabagsak ang presyo dahil walang mumibili. Malaki po yung pinagkaiba kaysa nung una. Ang laki ng nabawas na kita. Sa tulong ng local government unit ng San Jose del Monte, naipamahagi po ng ABS-CBN Foundation ang supply ng bigas, canned goods at hygiene kits sa mga taga-Barrio Bisaya bilang pandugtong sa araw-araw nilang pangangailangan. Ang magiging problema niyang pagkain dahil hindi mo papalabasin. Hindi naman lahat kayang bigyan. Eh talagang pipili lang kami na talagang alam namin nangangailangan ng tulong. Malaking bagay na po yun sa mga taga nakatira dito. Kasabay man lang ng mga isang linggo, dalawang linggo, ayos na rin. Ang iba na walang bigas, nagkitaga na lang ng saging. Ang balanghoy, ginigawang suman para may makain. Dasal ng mga taga-Barrio Bisaya na tuluyan na silang makabalik sa regular na trabaho para siguradong may pagsasaluhan ang pamilya sa darating na Pasko. Samantala, gawin nating mas maligaya ang darating na Kapaskuhan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa Pasko para sa Pilipino campaign ng ABS-CBN Foundation. Mag-avail po ng mga donation voucher na maaaring ihandog na regalo sa mga kapamilya, kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Ang ating mga donation voucher ay may kalakip na halaga at makakaambag sa anumang programa ng ABS-CBN Foundation na malapit sa ating mga puso. Pumunta lamang po sa paskoparasapilipino.com sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code upang ma-avail ang inyong mga voucher. At sundin lamang po ang mga paraan. Maaari pong makapag-donate sa pamamagitan ng ating online payment partners. Available din ang Pasko para sa Pilipino vouchers sa online merchant partners. Pwede rin pong makapag-donate sa pamamagitan ng mga bank accounts na nasa ating TV screen. Ang ABS-CBN Foundation ay handa pong maglingkod sa inyo, kapamilya. Maraming salamat at maligayang Pasko para sa ating Pilipino. Matapos ang ilang buwang pag-aaral ng Department of Science and Technology, napatunayan na nakakatulong ang virgin coconut oil at lagundi para mabawasan ang sintomas ng mga pasyente na may mild COVID-19. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Matagal nang gumagawa at nagbebenta ng virgin coconut oil o VCO at iba pang herbal products si Lisa Bakyan at ang kanyang pamilya. Mahigit isang dekada na rin siyang umiinom nito. Kaya noon pa man, alam niya na umano kung ano ang epekto nito sa katawan. Wala po kaming sakit, kaya lang po ang ganda po ng reaction sa katawan namin. Yung anak ko po, kung dumumi po siya, 3 beses sa isang linggo, pero nung umiinom po siya, ayun, normal po yung pagdumi niya. Nung pumutok po ang COVID-19, mas dinamihan namin yung dosage ng pag-inom. Ang nararamdaman ni Lisa, suportado na ngayon ang pag-aaral ng Department of Science and Technology. Base kasi sa pinakahuling pag-aaral ng DOST, napatunayan na ang VCO ay nakakatulong para mabawasan ng sintomas sa mga pasyenteng may mild cases ng COVID-19. It really had diminished the signs and symptoms as early as 2 days for those patients who were given VCO as compared to those patients without the VCO. Katunayan, pwede na umanong gamitin ng VCO bilang adjunct supplement o pandagdag sa mga gamot sa COVID dahil sa taglay nitong antiviral properties. Pinag-aaralan pa ngayon ng DOST kung makakatulong naman ang VCO sa mga na-ospital dahil sa COVID. Bukod sa VCO, lumabas sa pag-aaral na nakakatulong din ang herbal medicine na lagundi para mabawasan ang sintomas ng COVID-19. Yung pagkawala ng pang-amoy, ito po yung nakitang malaking diferensya po, pagkakaiba. Mas marami po ang kaagad na gumaling o na bumalik po yung pang-amoy doon sa mga binigyan lagundi kumpara doon sa mga hindi binigyan
ng Lagundi. Sa ngayon, plano ng DOST na makipag-ugnayan sa DOH at FDA para magamit ang Lagundi at VCO sa mga may COVID-19. Ano yung kasunod na kailangan gawin para pwede nating ipag-declare sa DOH na ito ay part ng standard of care? Kailangan natin gawin yung next study, which is yung antiviral properties nitong Lagundi sa kanitong VCO ay kailangan aralin. Subalit, wala pa tayong biosafety level 3 facility na pwedeng lagyan ng live virus. Kaya sa kasalukuyan, maaring gagawin natin ito sa ibang bansa. Depende po yan sa FDA, pero sa tingin ko lang po, ito po ay hindi matagal dahil ito po ay aprobado na. Na-evaluate na to ng FDA, titinanda nila yung new indications o yung may iba pang gamit para dito sa dalawang sa food supplement na VCO at dito sa herbal medicine Lagundi. Nananawagan na rin ang DOST sa Kongreso na ipasa na ang Science for Change Bill at Virology and Vaccine Institute of the Philippines Bill para hindi na umano magipit sa oras ang bansa kapag muling tumama ang isang pandemya. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Ibinasura ng korte sa Tanawan, Batangas ang kasong illegal possession of firearms and explosives laban sa isang aktivista dahil sa depektibong search warrant. Ayon kay Judge Jose Recuerdo Flores, walang bisa ang search warrant na inilabas ni Manila RTC Judge Jason Zapanta laban kay Erlindo Baez, ang tagapagsalita at provincial coordinator ng bagong alyansang Makabayan Batangas. Tanging barangay lang umano ang nakalagay at hindi ang eksaktong address ng bahay ni Baez. Hindi rin umano na ipakita ng prosecution base sa mga dokumentong personal na kinilatis ni Judge Zapanta ang mga ebidensya, testigo at aplikante bago niya ilabas ang search warrant laban kay Baez. Inihain ang search warrant kay Baez noong March 7 kasabay ng pagsilbi sa higit 40 iba pang warrant na nagresulta sa tinaguriang Bloody Sunday operation ng PNP at ng Philippine Army sa Calabar Zone. 9 na aktivista ang napatay matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Samantala, nasa Estados Unidos na ang mamamahayag na si Maria Ressa matapos siyang payagan ng Court of Appeals na makabiyahe sa kabila ng kanyang inaapilang conviction sa kasong cyber libel. Ayon sa Rappler na pinamumunuan ni Ressa, dadalo ang Nobel Peace Prize winner sa 30 araw na programa sa Harvard Kennedy School sa Boston. Inaasahang dadalawin din ni Ressa ang kanyang mga magulang sa Florida. Ayon sa Court of Appeals, naipakita ni Ressa na kailangan at madalian ang kanyang pagbiyahe at hindi siya maituturing na isang flight risk. Nagbigay rin na pahintulot ang iba pang korte na dumidinig sa 6 na iba pang kaso ni Ressa. Nagbigay pugay ang ilang photojournalist sa namayapang 2-time Pulitzer Prize finalist na si Romeo Gacad. Sumakabilang buhay ang dating Agence France-Presse photo editor nitong Sabado sa edad na 62 matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa cancer. Nagpapatrol, George Carino. Si Gacad, Edwin Tuyay. Ang retiradong international photojournalist ng Associated Press na si Bullet Marquez, ang kasabayan ni Romy Gacad. Mula pa noong nag-aaral pa sila sa UP Diliman, hanggang naging photographer sa mga kasalan, naging photojournalist, tumanda pero hindi naghiwalay ng landas at nanatiling magkaibigan. Taong 2019, ang huling litratong magkasama sila. Nang umuwi si Romy sa Pilipinas at nagpapagaling mula ng maoperahan dahil sa kanser. Mataas ang respeto at paghanga ni Bullet sa kaibigang si Romy. Bukod sa mahusay makitungo sa kasama, hindi rin madamot sa mga baguhan ang kanyang kaibigan. He's a very good mentor, he's a very good teacher. Ang galing niya, sobra-sobra. Tsaka nakikip ng notes niya, ng ano niya, pinaghahanda niya talaga, lalo yung mga lectures niya. At kung galing din lang naman anya ang pag-uusapan, kakaibaan niya kung kumuha ng litrato si Romy Gacad. Nag-branch sa photojournalism pero hinahaluan niya ng art. Kaya ang gaganda ng mga ano niya, ang gaganda ng mga
pag pinagsa juxtaposin yung mga elements ng ano, po minahaluan niya ng art and at the same time nakukuha niya na yung emotions ng yung sa mga pangyayari ngayon. May kwento si Bullet sa likod ng litrato ng kontrobersyal na panalo ni Ben Johnson sa 100 meter dash sa 1988 Seoul Olympics. Ang litrato ang naghatid kay Romy Gakad ng kanyang unang Pulitzer Prize nomination. Nakuna ni Gakad ito. Sabi niya, he knew na maganda yung kuha niya. Na parang feeling niya hindi pa man lumalabas, alam na niya parang alam na niya na may kuha siyang maganda. Ganun. Tapos nung pagkatapos na niyan, meron kaming tinatawag na courier. Mm. Yung mga parang messenger, runner nila. So, nung kinuha niyan, sabi ni Gakad, I have a very nice shot of this thing. 100 meter run eh. Yun ang talagang ano ng Olympics eh. Yung 100 meters na run. Tapos sabi niya, please rush this to the media center, to AFP office, and run as fast as Ben Johnson. At dahil sa litratong yun, Lord Gakad ang tawag sa kanya nang nooy sumisibol pa lang na photojournalist na si June Sepe. Nagtrabaho rin dati sa International News Service si June na ngayon ay photo editor ng ABS-CBN News Online. 88, bagong-bago pala ako photographer niyan. Di pa ako graduate sa eskwela eh. And nagko-cover na siya ng Olympics. So iba talaga yung idol, di ba? Mm-hmm. Siguro dun yung nagsimula yung tawag namin sa kanya na Lord. Mm-hmm. Lord Gakad. Sino nga ba naman ang hindi hahanga sa litrato ni Romy Gakad? Tulad ng larawang ito ng Mujahideen sa Tora Bora Mountains na kuta ng Taliban sa Afghanistan. And it's not just a cover na headshot ng isang tao. Mm. It's a specific situation sa loob ng theater of war. Pero napaka-poignant nung ano, pagka-depict niya ng war. Here is the Taliban standing on the mountain na pinag-aawayan ng two forces ng US at Taliban. Ang larawang ito ay lumabas sa December cover ng Time Magazine noong 2001. Umani ito ng ikalawang Pulitzer Prize nomination para kay Romy Gakad, international photojournalist, Filipino. George Carino, ABS-CBN News. Labis na naapektuhan ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda dahil sa pagharang ng mga dayuhang barko malapit sa Pag-asa Island. Dagdag na proteksyon ang hiling nila sa gobyerno. Exclusive nagpapatrol, Jervis Manahan. Magdadalawang dekada ng mangingisda si Maroni sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Pero nitong mga nagdaang taon, kumaunti na raw ang kanyang huli. Limitado na lang kasi ang bahagi ng dagat na napupuntahan niya. Mga presensya na po ng ibang bansa na nakakarating dito sa amin na medyo kami mismo nag-aalangan na pumunta sa mga dito banda ng Bahura kasi nandiyan po yung mga presensya nila, sir. Kaya kami na lang din umiiwas. Pag nandiyan kami, nakita nila na yung mga bangka namin na pumupunta dyan sa Bahura dito, parang tatakbo sila ng ganun para parang harangin kami. Kasamang pinag-aralan ng misyon ng UP Marine Science Institute at ng National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI ang mga mangingisda sa Pag-asa. Ikinwento nila na nakapwesto ang mga Chinese vessel sa bahagi ng dagat na maraming isda. Kaya nagtsatsaga ang mga mangingisdang Pinoy sa isang bahagi ng isla. Kasama rin ang loob at nakakalumural kasi alam din natin na ang mga bahura na yan ay sakop ng Pag-asa kasi napakalapit po sa atin eh. Abot ng maliliit na bangka. Limitado na, hindi na kayo makapunta doon kasi nandyan yung mga barko ng Chinese. Napakadelikado rin po sa amin. Hindi na nila sinusubukan pang lumapit sa mga dayuhan dahil walang laban ang kanilang mga bangka na kadalasan ay pang dalawa hanggang limang tao lang ang pwedeng maisakay. Aminado ang mga mangingisda na malaki ang epekto nito sa kanilang kabuhayan. Lalo na't may mga panahon na umuwi silang wala ni isang isdang huli.
Kahit na mahuli kami, wala dyan. Ba't dyan na lang kami kasi hindi na kayo pumunta dito. Kaya yung isda namin talaga, hindi kumukunti na lang din nahuli namin kasi wala na kami ibang bawuran na mapuntahan. Kaya yung mga bangka namin maliliit lang. Kaya yun lang, dito na lang kami nagtsatsaga. Taong 2015 ang una nilang mapansin ng mga Chinese vessels doon. At mula noon, hindi na sila nakakapangisda pa sa bahaging iyon ng dagat. Pero bukod sa mga Chinese vessels, may isa pa silang iniinda. May apekto kasi yung iba, illegalista na rin. Yung Vietnam, minsan nag-cyanide. Hindi rin kami natatakot. Nag-iwas na lang kami. Eksklusibong nakuhanan ng ABS-CBN News ang isang bangka ng Vietnam na nangingisda malapit sa Pag-asa Island. Tansya ng mga tao, kulang sa 3 nautical miles ang layo nito mula sa pampang ng Pag-asa. Yan yung hindi maganda dito sa mga nangyayari na parang napapabayaan natin, no? Itong mga lugar na atin at dahil takot tayo o kaya dahil ayaw natin ng gulo, hindi na lang natin pupuntahan, no? Pag ganyan, sa kalaunan, baka nga makuha talaga na nung kabila yung mga lugar na yun na iniwan natin. Patuloy na umaasa ang mga mangingisda dito sa Pag-asa Island na hindi magtatagal. Malaya silang makakabalik sa ating mga dagat para mangisda nang walang pangamba mula sa mga dayuhan. Kaya naman hiling ng mga mangingisda sa gobyerno, bigyan sila ng proteksyon sa sarili nating dagat. Sana po magkaroon tayo ng isang salita na pag sinabi po natin na kaya natin iprotekta yung mga mangisda natin, gawin po natin. Yan naman po hinihingi namin na mga bilang mamayan dito sa kalayaan, sa Pag-asa. Jervis Manahan, ABS-CBN News, Pag-asa Island, Palawan. May panibagong international achievement ang kapamilya singer na si Jada. Pinaghahandaan naman ni Maymay Entrata ang kanyang first ever digital concert kasabay ng tagumpay ng bago niyang kanta. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Pumalo na sa mahigit 800,000 views ang pinakabagong single ni Maymay Entrata na Ama Kabugera. Mensahe ng kanta ang self-empowerment at pagyakap sa sariling ganda anuman ang sabihin ng iba. Happy ang singer-actress sa kanyang hit song. Sobrang worth it yung pakiramdam kasi alam kong pinaghirapan ko at pinaghirapan ng buong team yon. Nag-invest ako talaga ng time. Mapaganda po yung resulta nitong music video. Maririnig din sa Ama Kabugera ang galing ni Maymay bilang singer. Pero pag-amin niya, nanibago siya sa recording ng kanta. Mahirap kanta itong kantang ito. Gaya ng sinabi ko, never pa ako nakakanta ng ganitong genre. Never pa akong naging confident sa pagkanta. Pinaghahandaan ngayon ni Maymay ang kanyang first digital concert na Empower sa November 26 kasama si Darren Espanto, AC Bonifacio, Noy Volante at iba pang bituin. Umani naman ang international exposure ang kanta ni Jada na MU sa ilalim ng kanyang latest album na bahagi. Hindi makapaniwala si Jada na pinatugtog ang kanyang kanta sa isang radio station sa Indonesia. Napakasaya ko kasi ang sarap sa pakiramdam na syempre ma-recognize yung work mo sa ibang bansa. Tsaka as an artist, yung isa sa pinakamalaki kong goal para sa sarili ko is to be able to connect with as many people as possible. Masaya rin si Jada sa reception ng kanyang bagong album. Anya, hindi siya nahirapan sa All Filipino songs dahil sa tulong ng kanyang mga magulang na sina Ding Dong Avanzado at Jessa Saragosa. Nung sinusulat ko tong album na to, I had my collaborator, which was my dad, for most of the songs, and actually one of the songs called Meron Na Pala was also co-written by my mom. Sa ngayon, tiko muna si Jada sa mga susunod na hakbang sa kanyang karera habang nasa Amerika siya. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Mark, ano ang mga eksenang pinagkakaguluhan ngayon sa social media?
Bernadette, katatapos lang ng mga Halloween katatakutan. Pero patuloy pa rin ang pagbida ng netizens sa TikTok. Nag-move on na sila ngayon sa iba pang mga pabibo. Gaya ng paghataw sa sa sayawan, pati na rin sa chismisa. Nyay, yun pala yun, Kimi. Tagal akong nabudol ng magic trick na yan. Sarah Crow! Bakit napakatagal mo? Becky? Si Miss Minchin to! May Becky kasi. Tita ka talaga. Hindi si Minchin, Minaya! Huling hirit sa Halloween gimmick. Siya nga pala, anak ko. Si Sevi? Si Sevi. Sevi, ibang time slot yan ah, pero Sevi, kuchiya, kokore koyo. Oh, ayan. Okay na tayo sa Halloween, ha? Move on na tayo. Teka, may panawagan si Kuya. Okay, mga chismosa, launa na, magsitulog na, mga chismosa! Matulog? Hindi natutulog ang mga Marites. Marites, o yung Mars, ito latest community. Move on lang sa sayawan. Ito ang hindi nawawala sa pabibuhan, sa bundok man o sa kapatagan. Katalo na yan. At sa kabisayaan, hindi naluluma ang tunog Maxurban. Kanang pasiplat mo dir nga nagdalag kam here. Kanang pasiplat mo dir panalang tayo ng lalalalamo lamo. Samantala, patuloy ang lamok craze ni Wamos Cruz. May kasabihan nga na ang ginagawa ng matanda, ginagaya ng bata. Tayo ng lalalalamo, lamo, lamo, lalalalalamo, lamo, lamo. Teka, kanina pa nangungulit itong si Lamok. Si Eric Einstein, ano na? Boss, bakit hindi pwede mananghalian sa gabi? Pwede yan. Sino ba sa'yo nagsabing hindi? Basta ang gamitin mo, lunchbox. Anyway, kung gustong maglaro, magpaalam na maayos. Ma, maglalaro lang kami sa labas ng tagutaguan. O sige, basta nakikita kita. Maiintindihan kayo ni nanay, pero ewan ko lang, kung si nanay, maiintindihan nyo? Maghahabulan na lang pala kami, ma. Maghahabulan kayo, wag lang kayong tatakbo, ha? Sa mga lalabas ng bahay, ingat lang sa pagsakay. Pasuyo lang ho sa mga magbabarkadang nagpaplanong mag-outing at aarkilan ng jeep. Huwag po kayong magpa-park sa paradahan ng jeep dahil muntik nyo na akong makasama sa outingan. Paalala din sa mga lalabas ng bahay, mag-hand fertilizer kahit dumami pa ang inyong kamay. Mark Logan, ABS-CBN. Delikado yun. Hand fertilize. Baka may tumubo. Alam mo, inisip ko pa nga, teka lang sa nang joke dito, tapos nakuha ko. Kakahiya. Pang ano na yun? Pang ano ng plant sa ano sa kamay. Kaya hand fertilize. Binaliwanag talaga ni Papa. Talaga. Okay, well, happy Halloween po sa inyong lahat. At happy, not happy, pero it's All Saints Day. So, ating tandaan ang ating mga mahal sa buhay sa araw na ito. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. 54 days na lang, Pasko na! Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Henry Umaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi.